Ano nga ba ang mga dapat na nakalagay sa resume? Una ay ang header na may pangalan mo at contact details. Paano ako kontakin ang ina-applyan mo? Alam kong obvious to, pero may mga nakakalimot pa rin. Next ay ang summary at objectives. Dito mo ilalagay kung bakit dapat ka i-hire sa ina-applyan mo. Sunod ay ang work experience. Kung may part-time work ka o internship, pwede mong isama yan. Kung wala kang work experience, prioritize mo ang extracurricular activities. Lalo na kung naging project leader ka o officer ng org. Wala ring extracurricular activities, okay lang yan. Pwede mong ilagay ang mga project mo sa klase. Hindi lahat kailangan ilagay. I-prioritize mo yung may malalaking output at yung mga projects kung saan may mga nakuha kang skills. Speaking of skills, essential na parte to ng resume. Ilista mo lahat ng kaya mong gawin na related sa trabahong ina-applyan mo. At last, kung may awards, certifications, or seminars na in-attendan ka, pwede mo yung isama sa resume. Siguraduhin mo lang na may impact ang nilalagay mo, hindi yung best in spelling ka nung grade 3. At yan ang overview ng mga kailangan ilagay sa resume. Follow InvestEd for more in-depth resume tips.